Ayun, nakatulog na siya. Ang bilis niya makatulog. Basta pinapadede mo talaga. Tinitimplahan ko naman siya ng milk, pero hindi niya inubos ngayon. So, kailangan talaga ng support ni breastfeed. So, ayan. Tulog na yung baby ko. So, bye. So, hello mga kachika. Welcome to my channel. So, medyo tagal-tagal akong hindi nakapag upload ng video. Ang pangit pala ng kilay ko pagkalagay. Kasi minadali ko lang. I-brush natin. Ano nangyari sa'yo? Hello everyone! Welcome back to my channel, Chika Mom Vlogs. Okay. It's my tummy is 34, okay? It's 34 weeks na po yung tummy ko. So, by September 20, it's another prenatal check-up. Ano bang nangyari sa'yo? So, katatapos na, hindi pa kami nakapagtapos ng labahan namin ni Talia. So, since inaantok na siya, so patutulugin ko muna siya bago ako mag laba ulit. So, medyo matagal ho ako hindi nakapag-upload na naman. So, eto, gagawa muna kami ng video ni Tal for breastfeeding. Kasi nga, yung sa video ko is mas maraming nanood for breastfeeding. So, ang ano ko sa inyo ngayon is... Ano? No ba? Grabe to si Tal. So, medyo hirap na talaga ako magalaw. No? Kasi nga, tsaka itim na yung kilikili ko. Drop na akong magalaw. No! Ah! Ano ba to si Talia? Uy! Ay! Stop that knock! Ang topic natin ngayon is birth supply list. So mga momshies, lalo na sa mga new moms, ang topic natin ngayon is for birth supply list. Lalo na sa mga baby, ano ba yung mga dapat nating dalhin pag manganak tayo sa lying in or hospital. So, ang mga kailangan lang natin is meron tayong lampin. Hindi naman, ang requirements po nila is nasa 10 lampin. Pero hindi naman yata yun magagamit lahat. So, nakadepende at least 5 or 6 kalampin. Yung damit ng bata, tuwalya sa bata, sabon sa bata. Ang ginagamit ko na sabon is yung Lactaseed. So, sanay ako sa Lactaseed. So, bibili pa ako ng Lactaseed. Ipapakita ko naman sa inyo next vlog. Yung next vlog ko, yung mga dadalhin ko sa lying in before pag nanganak na ako. So, meron din, kailangan din natin ng 70% na alcohol. So, yung ginagamit ko naman na alcohol is yung 70% alcohol na Green Cross. Yun yung ginagamit ko kasi madali lang siya matuyo sa pusod ng bata nilalagay. So, then, kailangan din natin siya ng cotton. Nakwait lang. Wait lang, kasi mama muna. Uy, ano ba yan? O, sige, halika dito. Ang kulit ng bay... Ang kulit, oh. Meron pa tayong top, ano... So, kailangan natin ng cotton. So, mas advice ko sa inyo is yung malaki na cotton. Kasi pag nagpupo si baby,
pag nagpupo si baby, yun yung inaano ko. Hindi ako gumagamit ng wipes pag nagano si baby. Kaya minsan may alcohol din. Depende kung ano yung nabili nyo na wipes. So, sa akin naman, mas comfortable ako magamit ng gapas at saka yung cotton na may tubig. So, yun yung ginagamit ko pag nagpupo si baby. Yun po yung pinupunas ko kang baby. And then, diaper. So, kailangan natin ng newborn diaper. So, yung ginagamit ko, hindi ako nagpo-promote ng mga products sa base lang to sa mga nagamit ko before kay Talia. So, ang ginagamit ko sa kanya is pampers na newborn. And then, kailangan natin ng yung mga mittens, yung kalo or sombrero. Kailangan din natin ng mittens, yung sa gloves, and then yung medyas ng baby. So, yun mga kailangan ng mga baby natin pag malapit na tayong mga anak. So, for mommy naman, yung birth supply list ni mom, kailangan natin ng duster. Syempre, kailangan natin yun, duster, kasi pag nanganak tayo, kailangan, hindi muna maano sa shorts. So, and then, kailangan din natin ng tatlong panty. Kailangan natin ng tatlong panty, 2 adult diapers, 6 ka napkin, and then, sabon. Kailangan natin ng kumot, and then, tuwalya, yung placenta container, lalagyan ng inunlan o yung placenta. And then, kailangan din ng Zonrox. Kailangan din natin yung after mana, kailangan natin na makainom din ng medyo mainit. So, gatas or Milo. Meron ding sugar. And then, food. And then, kutsara at saka tinidor. Kailangan natin yan. Tissue. At saka, syempre, of course, napaka-importante po ng pera. Yun ang kailangan natin talaga pag nanganak tayo. And then, yun lang. So, yun yung mga list ni moms. So, kailangan na, ang pinaka-importante lang natin dito is kailangan natin magdala ng duster, panty, the adult diaper, kasi nga, kailangan natin ng adult diaper, kasi nga, hindi pa tayo makapaglakad-lakad. So, kung mag-ihi tayo, at least, nandun na meron na sa diaper. So, yan yung mga, lalo na sa mga new moms na need nila ng mga ganitong information. Actually, binibigay naman to ng mga center, yung mga lying-in kung sa lying-in kayo nagpa-prenatal or sa obigay ninyo talaga, kasi bibigyan naman kayo ng list. Pero nung sa obigay ni ko dati sa Brokenshire, hindi naman ako binigyan ng list kung ano yung dadalhin ko. Basta nagdala lang ako ng damit ng bata, nagano ako ng diaper, yung mga needs ko. Kung ano yung mga needs ko, wala din akong idea. As a first time mom, wala akong idea noon kung ano yung dadalhin ko. But, since this baby number 2, nung dito na ako sa Mercy Maternity Clinic, nagpa-prenatal is, binibigyan nila ako ng list kung ano yung mga kailangan kong dalhin. So, mas mabilis po tayo makapag ng gamit kung meron tayong listahan. So, yun nga ang ating mga dadalhin sa during our labor. So, yung sa naman natin is yung sa labor naman, during our labor, kailan tayo pupunta sa hospital pag nag-labor o nagbati na ta. So, kailangan tumulo na yung tubig, panubigon. Yung water na lumalabas sa puwerta natin, kung lumalabas na yon, ang busog ka, kapag nagko-construct na yung 5 minutes
o pababa. And then, may dugo na lumalabas. Yun. Isa yan sa mga sign. Then, madalas sumasakit na yung chan mo. So, mas madalas yung pagkoconstruct ng ni baby. So, ito na naman is huwag ka muna pupunta sa clinic, sa hospital or sa lying in kung ang nigawas, kung ang lumabas sa iyong puwerta ay more shock ka ng white blood, then hindi pa ganun ka ano ang construct niya. So, parang kunyari, ngayon nag-construct, then after how many minutes na naman, hindi pa. So, yun. Kailangan mo na mag-stay sa bahay. Then, nag-spotting. So, kung medyo maliit pa lang, huwag mo na magpunta sa ospital or sa clinic. So, yan lang muna ang ano natin mga mamshies. And then, for the next videos, for the next vlog, i-ano ko naman ngayon sa mga new moms. Sa mga new moms na kung ano yung mga pagkain na kailangan ng mga buntis at saka yung mga vitamins na kailangan nating i-take na as pregnant mom. So, yan lang muna mga momshies kasi nga patutulugin ko pa muna si Tan. Naantok na ang yung baby ko kasi anong oras na. So, tumulong din siya sa paglalaba kay mama. So, I need to get we need to breastfeed first so she can sleep. So, para makagawa din ako ng mga gawaing bahay, lalo na magbanlaw pa ako sa mga nilalaban ko kanina. So, ayan. Oh. So, gusto niya mag-blue kami dalawa, kaya nag-blue kami. So, I need to get. So, kailangan ko to siya patulugin. Ano ba yan? Lagay mo muna doon ng Bible. Sige na, dudu na. So, as you can see, yung circular ng aking breast, super dark na kasi nga malapit na talaga ako manganak. So yan yung sige, sleep down. So hi. So I need to breastfeed her first before ko siya i-do yan so she can sleep well. Medyo hangak na pag dinadaganan niya yung tummy ko talagang hindi ako makakatiis. Kailangan ko talaga siyang i-transfer ng ibang posisyon. So, kailangan ko siguro maghiga. Kailangan ko siya i-higa. Aray ko. Kailangan ko siya i-sleep. Kasi nga, yun. So, yung tummy ko, super laki na. Hello. Say hi. Say hi. Say hi to your viewers. Hello, Chica Moms. Hello, everyone. Thank you for watching our vlog. Anyway, thank you so much for watching our videos ni Baby Tal. So, we have 1,680 subscribers.
And thank you so much for all the support. Hoping na ma-monetize na tayo ni YouTube Partner Program. And then, makapag-apply tayo ng PIN. Makapag-apply tayo kay Google AdSense. So, we can get our salary soon. So, thank you so much for all the support, guys. Mga kachika. And for my next vlog, maningkamot ko na makahatag og informative about sa pregnancy, about sa mga need as a pregnant mom. So, hoping makagawa tayo ng next vlog or tomorrow or next week. Makagawa tayo ng mga informative for new mom. So, breastfeeding is always the best for baby time. So, breast milk is the best for baby. So, thank you so much, guys. Thank you so much, everyone, mga kachika. And to all my viewers, hello, everyone. And thank you so much. So, bye-bye. Thank you so much. Bye. It's 34 weeks. Bembe, akin na. Ayo. Ami ba kaya yay na? Medyo klaro na yung stretch mark.